malaki ang takot ng maraming tao sa bats o panike. Dahil na rin siguro sa itsura ng mga ito, idagdag mo pa ang nakakatakot ng mga kwentong bayan. Well, kabilang na dyan, ang isang kwentong tinggian, ang indigenous group sa lalawigan ng Abra. Tungkol ito sa isang bat-like creature na kung tawagin ay alat. Isang lalaki ang minsay napadpad sa gitna ng gubat, sa tirahan ng mga alan. Ang mga alan ay mga nilikhang sinlaki ng tao. Nakakatakot ang kanilang mukha. Meron sila mga pakpak at nakabiti ng patiwarik sa sanga ng puno na parang paniki. Ayon sa kwento, may pag-aaring ginto, alahas at mahiwagang binhi ang mga alan. Nang maramdamang may alan sa paligid, nahiga sa lupa ang lalaki at nagkungwaring patay. Bumaba sa puno ang mga taong paniki. Nilapitan nila ang lalaki. Inalaya nila ito ng ginto, alahas at mahiwagang binhi bilang tanda ng pagluluksa. Maya-maya nagulat ang mga alan nang biglang tumayo ang lalaki at inagaw nito ang kanilang mga alay. Nakiusap ang mga alan na ibalik nito kahit yung manlag espesyal na bead. Pero tumanggi ang lalaki. Tumakas ito dala ang mga ninakaw. Sumumpa ang mga alan, susunugin nila ang bahay ng lalaki bilang ganti rito. Pagdating ng lalaki sa kanilang nayon, laking gulat nito sa kanyang nakita na susunog ang kanyang bahay. Tinupad ng mga taong paniki ang kanilang banta. Hanggang ngayon, takot pa rin ang mga tao sa paniki. Pero hindi dahil sa sumpa. Ang tingin kasi nila sa mga ito, madumi, nagdadala ng sakit at umaatake. Pero dito sa Barangay Tambo, sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte, sa halip na katakutan, inaalagaan pa ang mga bats. Welcome to the Monfort Bat Sanctuary. Nasa pamamahala ito ng Monfort Bat Cave and Conservation Foundation. Itinatag ito ng environmental conservationist na si Miss Norma Monfort o Mama Bat sa malalapit nitong mga kaibigan. Ang Monfort Bat Colony, sanay sila maski siksikan dyan because they're protected. The moment somebody enters the cave, they leave. And so outside their habitat, they die. Tinatayang may 2.5 million bats na sa Monfort Bat Sanctuary na may lawak na 23 hectares. Minsan na rin itong kinilala ng Guinness World Records bilang my largest colony of fruit bats. Kung walang bats na nagre-regenerate ng forest, wala tayong pagkain. Very, very important ang roles ng bats sa pollination, spreading the seeds, at saka killing the pests. Sa ngayon ay sarado pa ang bat sanctuary. Inaayos pa kasi ang pagtatayo ng artificial cave para sa lumalaking populasyon ng fruit bats. Imbis na katakutan, respetuhin sila, meron akong campaign called CPR Bats. That means conserve, protect, respect bats. Dahil sa conservation efforts ni Miss Norma Monfort, patuloy sa pagdami ang mga paniki sa bat sanctuary. Dumami rin sana ang mga katulad niyang amazing earth.